mga biyahero, ayan po at nandito naman tayo ngayon sa may Itza Pasay. Itza Pasay na kung saan ito na mapakita natin sa inyo. Galing tayo ng tramo dahil galing tayo naghatid sa airport. So papakita ko sa inyo naman from tramo Pasay papunta naman ng lugar ng Maynila. So ito, nandito tayo sa Itza. Ito yung kalagayan na yan ng Itza, no, mga kuya, no, mga biyahero. At yun nga po, yung sa kabilang side natin, yung sa kaliwa, makikita natin mayroon siyang separate lane, no? So yun po yung daanan ng bus. Diyan po dumadaan yung mga papasayrong bus. Pero nakita natin mayroong isang FX na dumaan. Mahuhuli po yun pag siya po ay hindi siya government. Ayan, kikita po natin mga bus po yung nandyan. Tuloy-tuloy po ang bus dyan actually. At mas mabilis pa yung bus kaysa yung magbiyahe ka actually, no? Kasi yung bus na yan, tuloy-tuloy po ang biyahe nila hanggang dire-diretso po yan ang monumento. Ayan mga biyahero, at nandito tayo sa baba, sa kanan tayo, at yung taas na yun sa kaliwa, yun po yung papuntang Itza, tuloy-tuloy talaga hanggang Quezon City. So tayo po kasi ay papunta ng Maynila, so kailangan mong umilalim para makakaliwa po tayo dito sa Osminia Highway. Muli po tayo, Osminia Highway po. So yan, at kung diretsyo po natin yan, yung nasa right side na yan, ay diretsyo po yan ng Islix. Yan, Skyway, Islix po, papuntang Alabang, diretsyo po ng Laguna. Yan, yan po yung way na yan. So dito po tayo, parang nag-U-turn na tayo para makapasok po tayo sa area ng Osminia Highway para makarating tayo ng Manila area. So moro nasa Manila po yung vlog natin ngayon mga biyahero, no? Kasi bubuhin muna natin yung Manila. Pag yan ay na-vlog po na lahat yung buong Manila, ay punta naman tayo ng ibang lugar. Either Quezon City or Caloocan or saan may yung mininix natin. So abangan nyo lang po dito yung mga upload video natin mismo dito sa Gwapong Biyahero TV at iba-ibang lugar po ang inyong makikita. Alright, ayan po, at medyo nagkakaroon lang ng traffic dito dahil intersection po yan. Hiwalay, Pasanga, Pakanan, Pakaliwa. So tayo po ay sa patiretso ng Pakanan dahil nga po tayo ay didiretso po ng Manila area. Naku, mukhang matraffic nga talaga pala. Mali yata na daanan natin. Matraffic nga. Naku po, mali. Tika, mahaba-haba yan. Mahaba-haba yan mga biyahero. Ayan po yung mga sinasabi natin, no, na ayong pag alam mo yung situation ng daan, mahaba po yung traffic na yan. Pag nag-traffic po kasi yung Osminia ay sobrang traffic po talaga. Yan, Magallanes po yun, yung mga natatanaw natin. So iwasan po natin tong traffic na ito mga biyahero. Huwag po tayo dyan, imbis dyan po tayo dadaan. Diretso po yan doon ang Windia, yung traffic na yan, pagka ganyan po ang situation. Kaya imbis na dyan tayo, iwasan po natin yan mga biyahero. Hanap po tayo ng escape route kung tawagin, no? Hanap po tayo ng daan para po hindi tayo matraffic dyan. Sobrang haba po yon. Kaya pag hindi nyo po kabisado ang situation, pag napasubo kayo doon, tagal po yon, oras po ang bibilangin doon sa traffic po na yon. So ngayon, papakita ko po sa inyo, ito na po yung sinasabi na papasok na po tayo sa isang shortcut na daan. Dahil medyo matraffic po yung main road.
papasok po tayo sa isang shortcut na daan na kung saan ito po yung kilalang daan din dito sa parte ng Makati. Makati sakop na kasi siya yung Evangelista Street. Yan, okay. Alright, yan po. Alright, kung mapapansin nyo dito mga bihero, nagkakaroon din ng konting sikip, no? Dahil yung may mga alam kasi sa daan ay iniiwasan po nila talaga yung Osmeña Highway. Iniiwasan nila. Ayan, no? Dito sila naglulusot para makaiwas doon sa Osmeña Highway mismo na matraffic. So tayo, pwede rin naman dito pero diretso lang po tayo. Isa din kasi ang tagos niyan. Okay, tayo ay sa Evangelista dadaan. Ganda ng mga sakyan nila, mga biyahero, no? Ito yata yung bumobisina sa likod. So medyo pag sila yon, medyo may kayabangan sila. Dinaanan naman sa magandang sasakyan, mga biyahero, no? Upward. Evangelista tayo, mga biyero. Evangelista. Yan, ito po ang EDSA, no? Bumalik lang po tayo. Parang umikot lang tayo pabalik. Dahil nga po hindi tayo nakakaliwa. Ang nangyari ay parang nag-U-turn lang tayo. Nasa kabila po yung kanina. Nasa kabila po tayo. EDSA po ito at EDSA din po yung kaninang pinanggalingan natin. Nag-U-turn lang tayo para makapasok tayo sa Evangelista Street at para hindi tayo matraffic po. Dahil sobrang traffic nga po doon sa Osmeña Highway na kung saan yun yung pinaka-main road o pinaka-highway talaga. So ngayon makikita naman natin dito mga biyero sa Evangelista kung ano yung situation ng biyahe dito or ng traffic dito. Ito, abangan nyo po at dito po yung mga nabibili, yung mga accessories ng anong, kahit anong klase ng sasakyan dito sa Evangelista po. Although sabi nga nila, mura, pero halos pareho lang po ang presyuhan dyan. Ang kinaganda nga lang po ay dito mo lahat mabibili kung ano yung hinahanap mo. Ayan, dito na po tayo na mga biyero, Evangelista Street na po ito at ito po yung isa sa matatapalatandaan natin ay Jollibee din McDonald. Magkatapat po na Jollibee at McDonald, magkatabi po sila mga biyero. Isa po sa palatandaan. So makikita naman Evangelista Street. Alright, ayan, kakanan tayo mga biyero. Nakikita nyo po, ayan, Evangelista Street po. Kanya nga lang, mukhang matraffic din mga biyero. So, matraffic kasi ang Osmeña Highway, yung main road. Kaya siguro, alam din ang iba kasi, kaya dito rin sila nagdadaan. Alright, ayan po. At start po dito, EDSA, no? EDSA, Evangelista. May makikita na po kayo kaagad dito na mga accessories na mga sasakyan. Bilihan ng gulong at tint, yan. At mga accessories ng sasakyan po. Marami po dito. Ayan po, no? At medyo hindi naman ma-traffic. Medyo may kabagadan lang yung mga nasa unahan po mga biyero. Ayan, so Evangelista Street muli po. Sino yung mga hindi pa nakaalam sa Evangelista, ito na po yon. Sikat po ito mga biyero, sikat po ito sa lugar dito, no? Sa area ng Makati. Dahil nga po dito po ay napakaraming bilihan ng mga iba't ibang accessories ng sasakyan. Yan, katulad po nito, nasa left side natin is
Falcon. Yan, Falcon. Falcon. Yung saka isa naman ay Guma, ano? Gumags. Gumags Trading Incorporated. Kabila naman, eh magkabilaan po 'yan, no? Dami pong mabibili, mga about sa aircon po, dito po niyo mabibili. Kaya nagkakaroon po ng bagal lang sasakyan dahil nga po yung iba ay nag-inquire, no? Humihinto. Tumitingin. Alright, ayan po mga bihero, no? Ayan. So mga ilisi po ng aircon. Ayan, makikita natin sa mga gilid-gilid na lang din sila gumawa, no? Pag nagpagawa ka ng sasakyan. Alright, ayan. Mga ilaw po, mga bihero, ilaw. Dito yan, mabibili sa ibang ilista po. Ayan. So dito rin po tayo nagpatint, no? Nagpatinted ng ating sasakyan ng mga nakaraang buwan. Itong sa unahan natin, kaya lang medyo hindi pala ganun ka ayos yung pagkagawa dahil nakita natin mayroong mga bako-bako. Alright, ayan po mga bihero, no? At yun nga, dito pa lang sa kalsada ay makikita nyo na kagad mayroong mga nagkaway-kaway, mga naglalagay ng tinted. So ngayon, ang idea niyan mga bihero, yung mga kumakaway na ng tinted, yan po ay dadalhin kayo doon kung saan yung lugar na kung saan sila nagkakabit, no? Inaabangan lang nila yung mga sasakyan dito na gustong magpatint. Yan, nagkakaroon ng traffic dito. Wala naman actually talagang traffic ito. Nagkakaroon lang ng ayan, oh. Yung iba kasi is nasa gitna lang po sila mga bihero. Ayun, ganda, 4x4 Hammer. Wild. Alright, ayan po. Alright mga bihero, no? At yun na nga, hanggang dulo po ito na talagang dito po ang dami-dami. Kaya sa mga gusto pong magpunta rito at meron kayong kailangan sa inyong mga sakyan, mga mags, yan dito po. Lahat po dito na nabibili po. Mag-inquire lamang kayo sa mga tindahan na inyong nakikita. Ilaw, binders, yan mga lahat po, lahat ng klase po. Aircon, about sa aircon, gulong, yan. Dito po nila mismo ginagawa, no? Pag halimbawa magpapagawa po kayo, gagawin po kagad. Yan. So, alright, yan po mga bihero, no? In Australia, ibang hilista. Yeah, isang malaking bilihan ng mga mags at saka gulong. Pwede magpa-sit up ng mga mags dyan. Dito mga bihero ay hindi po talaga yan ma-traffic. Normal po yan dito dahil yung mga sasakyan kasi nagsa-sightseeing sila at yun nga na yung iba hinahinto, nag-inquire kaya nangyari, nagkakaroon ng block ng sasakyan, nagkakaroon ng nakahumihinto, kaya nagkakaroon ng parang matraffic siya. So ayan naman yung mga bilihan ng mga alternator mga bihero. Alternator, yan. Alternator ng sasakyan dito rin, about aircon dito rin. Mga gulong na sikanhan, pwede rin po rito, meron din. Ayan, mga sikanhan yan mga bihero.
Tambucho naman dito, mga magagandang klaseng mugs. Sinisit up na po nila yan, mga behero. Sinisit up na po nila kung halimbawa gusto mong ipasit up or ipagawa. Ayan. Alright, yan po. Parang dito yata ako nagpapagawa. Ay, hindi. O, parang doon nga. Ah, ito. Yan, dito tayo nagpapagawa, mga behero. Dito sa Tuyo Tires. Tuyo Tires. Ay, tuyo siya. Yan, doon po tayo papagawa. Doon po tayo nagbili ng gulong dati. Mura lang po kabili natin sa gulong, no? 1.6 po dati. Ewan ko ngayon. So ayan ha, malapit na tayo sa dulo, mga behero, no? At dulo po ito ng ibang hilista. Ayan, medyo natagalan tayo ng konti dahil nga po ay nagkaroon ng konting pagbagal ng usad ng sasakyan. Ayan, okay. So ito po yung dulo ng ating video, mga behero. At mag-end po tayo dito sa dulo ng ibang hilista. At yun nga po, ang dulo po nito ay, anong street nga ba ang dulo nito, mga behero? Ay, ito pong pakanan ay papuntang Makati area, no? Pakaliwa naman ay papuntang Pasay area, yung pakaliwa. So, ibang hilista street din na Arnais naman po itong ating iko-cross ngayon, mga behero, Arnais. So, yung kakanan po tayo para makabalik tayo ng parte ng Maynila. So, pakaliwa ay papunta naman ng Pasay City. Yan, papuntang Pasay munisipyo or Pasay City po yung pakaliwa na yan. So, ganun pa man, mukhang matraffic talaga dito, mga behero. So, discard, ano naman natin to. Dahil matraffic yata eh. Or stop lang ito. Pwede sana tayo mag-shortcut dun eh. Subukan na lang natin. Okay. Ay, traffic nga. Tapos naisip ko na, hindi ko pa ginawa. Yeah. Sip. Mahaba-haba ito. Or may na-accidente. So yan, mga biyahero, no? Mukhang may aksidente dito sa daan, kaya pala siguro nagka-traffic. Mukhang may aksidente po. Meron pong nangyaring aksidente dito. Ito yung naging cause ng traffic, mga behero, doon. Kaya matraffic doon sa Kabaang. Kaya kung sinubaybayan natin yung traffic, mga behero, sa mula doon sa may Magallanes, eh talagang mahaba-haba po yun. Pero may shortcut pa sana. Kanya nga lang eh, di ko na tinuloy yung naisip ko. Dapat tumaliwa po tayo. Stoplight lang kasi kanina, kaya inisip ko baka nanday lang sa stoplight kaya hindi pa umuusad. Alright, ayan po, mga biyera. Singit sila rito. So yun, mga behero, nakita ko yung diskarte nito, hindi pala to yung ginawa ni Riker din ang ginawa, kinabit sa Riker. Ay, hindi naman pala, inaatras nila. Ayun, tinutulak, so nasiraan. Traffic ka talaga.
alright mga biyahero, as sobrang traffic dito sa may Magallanes sa Osminya Highway. So iniwasan natin 'yon, yung sa left side. Yung paakyat pataas. Ayan, ayun, meron dito. Ginagawa kaya pala sumikip yung daan. So ayan, ginagawa siya kaya siya sumikip yung daan at nagkaroon ng traffic sa lugar. So sobrang traffic po mula doon sa may Magallanes, hindi na natin binidyo kasi sobrang maubos yung oras ng ating video. Iniwasan natin yun, buti nakapasok tayo sa parting kanan para maiwasan yung traffic na yun. Alright, ayan po, at ito yung stoplight lang to, kaya nakahinto. Pag nakalusot tayo rito, gagawa tayo ng isang skip route para makalusot tayo papuntang Pasong Tamo naman, para maiwasan natin yung Osminya Highway. Alright, ayan mga biyahero, at ayan, sakto minto yung train, no? Yung PNR. Ayan, so ngayon po ang PNR ay aircon na po siya, di na tulad ng dati. Yung humalong darilis, yan, di na po siya tulad dati. Aircon na po siya. So, right, ayan, diretso lang tayo para po ay makarating tayo sa ating, ano, iwasan natin yan mga biyahero. Dito tayo sa De La Rosa. Yan. Kasi matagal eh. Magkatawid lang sana ron eh. Doon na tayo eh. Pero matagal eh. Dito tayo sa De La Rosa mga biyahero. Dumaan at Pasong Tamo. Okay. Ayan. So maraming skip route. Pwedeng daanan mga biyahero. No? Kanina lang kundi ako nabulaga doon. Makakadaan pa tayo ng iba eh. At dapat nandoon na tayo ngayon. So ito po yung street na to mga biyahero, ay karugtong ng De La Rosa Street, no? Makati po ito, Makati. Yung kanina, Osminya Highway, din kumanan tayo ng De La Rosa Street. One way po ito papasok ng Makati area. Din saka tayo kumaliwaan ng Pasong Tamo Street. At yan naman ay nabablog na natin ng ilang beses yung Pasong Tamo. Okay, so mga biyahero, ayan, Pasong Tamo na po yung stoplight. Kakaliwa na po tayo. Mapapansin nyo po ay iniwasan po natin yung mga traffic, no? Nabulaga lang tayo dito sa itong huli, nung banda rito na. So ayan, Pasong Tamo po. Pasong Tamo yung kasunod nyo po ay yung hinaharap po natin ay Makati Mid po yan. Alright, ayan. Doon ako mag-ano sa Pasong Tamo. Alright, ayan po mga biyahero. At ito na po tayo sa Pasong Tamo. De La Rosa, Pasong Tamo. At nakarating po tayo dito na dapat hindi tayo rito dadaan. Kanya nga lang sa sobrang traffic po sa mga main road ay kung saan sana po tayo lumusot. So ayan, so hanggang dito na lang po yung ating vlog. At maraming salamat po sa mga nanonood sa video na ito. Thank you very much po. At yun nga, nagbabiral yung ibang video natin dito. Lumalaki kagad yung views. Maraming salamat po sa mga silent viewers natin dyan. Pero please, sana po pakidamay po ng subscribe po. Pindutin lang po natin yung subscribe, din yung like, din na mag-comment po kayo kung anong gusto nyo sabihin. At po pwede pong mayroon kayong lugar na papuntahan, eh comment nyo po sa baba. At puntahan po natin yan mga biyahero. At yun nga po, salamat sa lahat po ng mga nanonood kahit di po kayo nagko-comment. At yung iba naman hindi nagsusubscribe, thank you pa rin po. Thank you very much po. Muli, Gwapong Biyahero TV. At syempre pakidamay po ninyo ang ating main channel, Puyesco Official. So thank you very much po. Bye bye.